Vice President Leni Robredo and Senator Francis Kiko Pangilinan, who are running as a tandem in next year's elections, are holding a press conference. Let's listen in. Magandang umaga sa ating lahat. Kahapon ng umaga, habang pinakikinggan ko sa telebisyon ang mensahe ni Ma'am Leni, nakakahiyaman aminin ay hindi ko napigil ang mapaluha. Mapaluha dahil sa dalawang bagay. Una, mga luha ng agam-agam at pangamba. Dahil habang nagsasalita si Ma'am Leni, bigla akong naramdaman ang buong bigat at magiging pasanin ng landas ng aming tatahakin tungo sa pamumuno sa isang bansang naghihikahos at gumagapang. Pangalawang dahilan, mga luha ng pag-asa sa pagdeklara ni Ma'am Leni sa kanyang pagtakbo para sa pagkapangulo. May pag-asang darating na ang tama, maayos at higit sa lahat ang mapagkalingang pagharap sa dalawang pinakamatinding problema natin ngayon. Ang pandemya at ang gutom dala ng kawalan ng hanap buhay o sapat na kita ng milyong-milyong pamilyang Pilipino. Alam ng marami sa inyo na ang plano ko ay tumakbo sa Senado. Hindi ko hinangad na tumakbong pangalawang pangulo. Masaya na akong naghahanda sa darating na kampanya para sa Senado at kung pala rin ay may pagpapatuloy ko ang aking advokasya na suportahan ng husto ang ating mga magsasaka at mangisda nang gumanda ang kanilang ani, bumaba ang presyo ng pagkain, at mawala na ang gutom sa ating mga pamilya. Aaminin ko din na isa ako sa napakarami nating mga kababayan na hiniling kay Ma'am Leni at ipinagdasal na tumakbo siya bilang Pangulo. Naalala ko, April 15 nung taon ito, 6 months ago, nagpadala ako ng text message kay Ma'am Leni at ang hinihiling ko sa kanya na tumakbo muli o tumakbo bilang Pangulo. Ang sagot niya sa akin noon, kung siya lang daw ang masusunod, mas gugustuhin niya yung serbisyong lokal at grassroots. Mas masaya siya na direktang nakakasalamuha ang mga kababayan natin. Dagdag pa niya, kumpara sa kanya talaga ang tumakbong Pangulo, naniniwala siyang mangyayari iyon. Ika nga ni Ma'am Leni, if it is meant to happen, it will happen. Ang sagot ko naman sa text niya na may halong biro at kaunting udyok. Sa gawain nyo, ma'am, kailan ba ninyo inuna yung kasiyahan ninyo? Prayer emoji lang ang sagot niya sa akin. Matapos ang 6 na buwang puno ng malalim na pagninilay, nagpas siya si Ma'am Leni na ihain ang kanyang sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa Mayo 2022. Ako naman ngayon ang hiniling ni Ma'am Leni na sumabak din. Sa ganitong sitwasyon, naisip ko na dahil isa ako sa mga nag-udyok sa kanya na tumakbo at isang tabi ang kanyang sariling kagustuhan, ngayon siya naman ang humihingi ng tulong. Isang tabi ko rin ang aking kagustuhan. E baka sabihin po niya sa akin, pag sinabi kong masaya na ako sa pagtakbo sa Senado, e balikan niya sa akin yung sinabi ko 6 months ago. Eh sabi ko nga, wala akong kawala. Wala akong... No choice, ika nga. Pero sa totoo lang, tinawag tayo ng tungkulin. Call of duty. Hindi lang kay Ma'am Leni, hindi lang sa partido, koalisyon o sa hanay ng mga supporters, pero sagradong tungkulin sa buong bansa. Kung may pagkakataong makatulong sa mas marami, kung may pagkakataong maglingkod sa mas malawak na paraan, kung tatawagin sa mataas na pagkatungkulan, tungkulin nating tumugon, lalo na sa gitna ng pinakamatinding krisis sa kalusugan at ekonomiya ng bansa.
Ito ang tumakbo sa isip ko nung kinausap ko si Sharon at ang aking pamilya sa request ni Vice President Leni. Hindi madaling baguhin ang mga plano ng last minute. Ipinagdasal naman namin ng time team ang linaw ng puso at pag-iisip. Mabigat na desisyon ito para sa akin at sa aking pamilya. Mabigat na tungkulin. Mas malaking hamon sa kampanya. Pero ang naging conclusion ko, mabigat nga ito, pero higit na mas mabigat ang pinagdadaanan ni Ma'am Leni at ang kanyang pamilya. At sa totoo lang, pinakamabigat sa lahat ang pasan-pasan ng bawat nanay at tatay na nawalan ng trabaho at napuwersang mangutang sa tindahan o manlimos para lang makabili ng ulam para sa mga anak. Mas mabigat ang dala ng bawat Pilipinong kumakalam ang sikmurang walang laman na nauubos ang boses sa kakatawag sa lahat ng kakilala, naghahanap ng ospital na may bakante pang kama, na walang magawang kundi lumuha sa harap ng mga abo ng kamag-anak. Alam natin ito dahil araw-araw may lumalapit sa atin, nanghihingi ng kahit anong tulong na pwede nating ibigay. Yan ang salita nila. Wala kaming pambayad sa ospital. Wala na kaming pinagkakakitaan. Nanghihingi sila ng tablet pang eskwela, ng gamot, ng bigas, ng pagkain. Nang pang-ospital sa anak, kapatid, magulang, lolo, lola nilang agaw buhay sa COVID. Nang pangtubos sa mga namatay sa mga ospital, ng abuloy, ng pambili ng kabaong, pambayad sa cremation dahil namatayan sila. Araw-araw, pilit nating ginagawa ang magagawa para tumulong. Dahil alam natin na ang mga taong ito wala nang ibang pagkukunan at matatakbuhan. Dahil kapag hindi tayo tumulong, humindi tayo sa kanilang kahilingan, lalalim lang ang luha nila. Lalo lang hihilab ang sikmura. Pilipino tayo. Kung may pagkakataong makatulong, hindi natin maatim tumanggi. Walang ibang re-rest back para sa isa't isa kung hindi tayo ring mga kababayang Pilipino. Kung meron akong isang napakahalagang natutunan sa gitna ng pandemyang ito, ito ang katotohanan kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin humugot ng tapang at lakas mula sa ating kapwa. Na sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagdadamayan, sama-sama nating malalagpasan ang matinding pagsubok na ito. At darating din ang mas magandang bukas. Kung alam natin kung gaano kalaki ang nakataya, tungkulin nating tanggapin at harapin ang anumang hamon. Tungkulin nating isantabi ang pangamba. Tungkulin natin maging matapang para sa ating mga anak at sa mga mahal sa buhay at naway ikalat ang katapangan na ito sa iba pa. Tungkulin kong itulong ang kaya kong itulong. Tinanggap ko ang hamon. At ito'y tinanggap natin hindi dahil sa katiyakan ng ating pagkapanalo, kung hindi dahil sa katiyakan ng ating paninindigan at paniniwala. Tinanggap ko at ipaglalaban ng buong lakas ang hamon bilang kandidato sa pagkapangalawang pangulo. Kaagapay ni Pangulong Leni Robredo, sa pamamagitan ng kanyang pamumuno at sa tulong ng mga kababayan nating handang tumaya, handang kumilos, handang makipagtulungan, maisasaayos na natin sa wakas ang palakad ng gobyerno sa pagharap sa pandemya at sa pagtugon sa laganap na sakit, gutom at kawalan. Nakita na natin ito at patuloy pa rin natin nasasaksihan ang pagtugon sa pandemya ng tanggapan ni Ma'am Leni. Tiyak na mas higit pa ang magagampanan niya bilang pangulo ng ating pinakamamahal na republika. Magbabago man ang landscape, lumaki man ang laban, hindi magbabago ang ipinaglalaban ko mula pa nung ako'y student leader sa UP hanggang sa ngayon. Ganito pa rin ako at parehong mga prinsipyo at mga pangarap ang isusulong ko bilang pangalawang pangulo ninyo. Ang pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all may bakuna.
Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Matagal na kaming magkasangga ni Ma'am Leni sa mga laban. Ilang taon na rin kaming ginigipit. Hindi kami nagpatinag. Ang paniwala ko, iisa lang ang aming prinsipyo, hangarin at pangarap para sa ating mga pamilya at sa bayan. Halos 10 taon na rin ako na nagsasaka. Alam ito ng bawat magsasaka. Ang itinanim, kailangan alagaan. Pero ang isa pang katotohanan sa pagtatanim, sa huli, ang pinakamahalaga ay magtiwala. Kapag nagawa mo na ang lahat na kayang gawin, kapag nagsikap ka at isinagad ang sarili para magtanim, magdalig, maglagay ng pataba, maglinis ng talahib, sa huli, ang pinakamahalagang sangkap, pananalig, tiwala. Magtiwala na habang ikaw ay nagtatanim pa lamang, magbubunga ito ng masaganang ani. Magtiwala sa panahon, magtiwala sa kapaligiran, magtiwala sa isa't isa, magtiwala sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos, nagtitiwala ako sa sambayan ng Pilipino. Lalabas ang ating tapang, makakahanap ng lakas ng loob, makakahugot ng liwanag ng puso para iwaksi ang baluktot na pamamahala. At kapalit nito ay magtatalaga ng mga pinunong tapat, totoo, may puso at tibay, matino at mahusay. Nagtitiwala ako at nagpapasalamat din ako kay Ma'am Leni sa tiwala at na iniinatang sa atin. At kung mamarapatin ng Diyos, Pangulong Leni Robredo. Salamat ma'am sa iniatang ninyong hindi lamang sa akin kundi sa ating mga kababayan na kayo'y tumakbo. Tatakbo ako bilang pangalawang pangulo para sa bayan, para sa anak ng bayan, para sa bawat Pilipino handang magtanim, para sa mga kababayan natin na handang magtanim ng makabulang pagbabago at ihanda sumama sa atin para diligan, alagaan at palaguin ito. Wala akong duda sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos, tayo'y magtatagumpay. Mabuhay si Leni Robredo, ang ating pangulo, magiging pangulo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Sorry, ma'am.